from Ralph. So for today's video, we're going to talk about our visa application journey. So if you watch our previous video, nagpunta kami sa KVAC, Korean Visa Application Center sa Maytagig to process our visa application. And 2 days ago, naka-receive na kami ng text and we finally got approved. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung mga pinasa naming requirements. Since kami kasi dalawa, magkaiba yung ano namin. Self-employed. Oh, parang setup. Mm-hmm. Self-employed, tapos sa kanya, employed. So, dalawa yung matatakil na mga naipasa naming documents sa KVAC. So, unahin muna natin yung sa kanya na lang employed. Well, technically, halos same lang naman. Nagkaiba lang sa proof of income means yung mga employment documents at all. So, first, syempre, kailangan natin ng visa application form. Yung visa application form ni Korea, computerized siya dapat. Hindi siya pwedeng handwritten. So, kung gusto nyo ng guide, maglalagay na lang din kami ng link dyan. And then, sa previous video, meron ako doong samples na nandun mismo sa KVAC. So, sila nag-provide doon para ma-check nyo dyan. Ma-check nyo din. Pwede nyo yun i-screenshot. Ayan. So, yung next na requirement is a passport size photo, white background. Kailangan taken siya within 6 months. So, I'm not sure kung paano yan siya check yun, pero kailangan siya within 6 months. So, yun. And then, the next one is yung original passport nyo. Syempre, every time na nag-apply tayo ng visa, sinasubmit natin yung passport natin. And kailangan yung passport, meron pa siyang at least 6 months from date of your intended departure para tanggapin siya. Kasi pag below 6 months, hindi siya tinatanggap. Tapos, kung meron kayo dun mga 5 years travels, 5 years ba yun? Ilagay nyo din siya kahit yung mga old passport nyo kasi maganda siyang as proof. Reference. Ayun, reference na good traveler ka. So, yung next naman is photocopy ng bio page ng passport. Ito yung first page, technically, yung may picture nyo and yung katabing page niya na may pirma nyo. So, kailangan nyo siya i-photocopy. Tapos, isubmit nyo siya sa application documents nyo. The next one is photocopy ng valid visa nyo and arrival stamp sa mga OECD countries. Ililink na lang din namin sa description box kung ano yung mga OECD countries. Ano yan? Mga Japan, USA, Canada. Ayun, sama nyo yung visa nyo and yung arrival stamps nyo. Kailangan naka-photocopy siya. And then, yung next is PRC card. If ever licensed kayo by PRC, i-photocopy nyo lang yung PRC card nyo, front and back. Okay? So, seto na. Dito na siya nagkakaiba. Sa Certificate of Employment. Ako, since employed ako, hiningi ko lang naman to sa HR namin. Pwede nyo siyang i-request. So, yung Certificate of Employment, kailangan nakalista dun yung compensation details nyo. Kasi kung wala yun, hindi siya pwede. Kailangan talaga nakadisclose yung compensation details nyo. Next naman is personal bank certificate. Ni-request lang namin ito sa bank, no? Ako sa Union Bank ako nag-request. And kailangan nakalagay yung average daily balance nyo for the past 6 months dun sa bank certificate nyo. And the next is bank statements. Yung bank statements naman, pwede nyo siya i-print kung meron kayong mobile app. Pero mas maganda, pa-print nyo na lang kasi magkaka-letterhead ng bank doon sa anyo nyo. So, 6 months. Pagsabayin nyo na lang din yung bank statement. Tsaka bank cert. Bank cert. Isang kuhanan na lang. Isang kuhanan lang. Tapos, sa akin, kailangan ko din ng income tax return. Nag-fill out lang. Actually, request ko rin lang to sa HR kasama ng mga pay stubs ko. Bakit kailangan ng ITR? Ano to? Proof of ano nyo to, ties nyo sa Philippines na nag-file kayo ng tax and all. Tapos, yun. After that, nagsubmit lang din ako ng photocopy no ORCR ko ng car. Parang reference lang din, tsaka cover letter, parang explanation niya kung bakit kayo humihingi ng visa kay Korean Embassy. And so for cover letter, meron lang din kami sinundan sa Google. Actually, YouTube siya, tapos YouTube. Nagbigay lang siya ng reference
document, Word document. Oo. Ilagay na lang din namin yan. Pwede nyo rin yun gamitin as guide nyo kung ano yung mga ilalagay. Mm-hmm. And then for self-employed, na iba lang naman siya sa sa employed ng ibang documents. Kasi kapag sa entrepreneur or ano kayo, business owner, kailangan nyo lang nung 2303 yan sa BIR, tapos yung DTI nyo, mayor's permit kung meron, and lahat ng pwede nyong i-provide regarding dun sa business nyo, i-provide nyo, i-xerox nyo lang yan kasi good as ano siya, as proof na meron kayong babalikan sa Philippines. Cover letter kasi hindi siya required, pero kung gusto nyo para mas mapalakas yung inyong defense ba sa Korea visa, ilagay nyo na din lahat ng mga bahala nyo doon. Like yung mga properties, like yung sa kanya yung car niya, yun, ilagay nyo na din doon. Meron kasi kami napanood ng mga vloggers na nag-submit sila without cover letter na na-approve naman sila. And meron din mga na-deny. So, mas maganda nang sure. Sure nyo na. O, kasi sayang naman. And again, yung binayad pala namin is 900 pesos per transaction doon sa KVAP. Tapos, super bilis lang naman niya. Again, makita nyo siya sa previous video. Yeah. And one more reminder, yung mga documents, yung mga kapel nyo, kailangan printed siya and photocopied sa A4 size na papel. Hindi pwede yung letter, hindi pwede yung short long. Mas A4 talaga siya. So, yun lang guys. I hope this information actually helped you a lot. Ilalagay namin yung link sa first dun sa Korean Embassy para meron din kayong reference sa mga needed documents sa baba. Lalagay din namin yung mga sample documents na ginamit namin para easy access na kayo. Like yung Word document ng application form and all. So, yun lang. See you sa Korea in autumn. Bye!